Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakita sa inyong recipe si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong ipapakitang recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng Milo Ice Candy. So, bago po natin simulan ay ipapakita ko po muna sa inyo ang mga listahan ng ating mga sangkap na gagamitin at saka yung presyo ng bawat isa. So, una po na gagamitin natin ay 1 cup ng Milo powder. Ito ay 28 pesos. 1 cup ng cornstarch or pwede rin po yung cassava flour, 5 pesos. Ito ay condensed milk na kalahating lata, 17 pesos. 1 half cup ng white sugar, 5 pesos. Tapos itong ating powdered milk na 1/4 cup, 10 pesos. At saka itong ating ice candy wrapper na 5 pesos. At gagamit din po tayo ng tubig, 3 liters. Pero hindi na po ako nag-charge dito kasi pwede naman tayong gumamit ng tubig na galing lang sa gripo dahil papakuluan naman natin. So lahat-lahat po itong mga nagastos natin dito ay umabot siya ng 70 pesos. So yan po yung ating mga ingredients na kakailanganin. Mamaya, pagkatapos natin itong magawa, ay bibilangin po natin pag ilan po yung magagawa natin para ma-share ko po sa inyo kung magkano po talaga yung kikitain natin dito. Ngayon po ay magdagdag pala tayo ng 1 cup na tubig dahil dito po natin tutunawin yung ating cornstarch or kung cassava flour po yung gagamitin natin. Yan. Tapos, tutunawin muna natin dito sa ating 1 cup na tubig yung ating cornstarch. Para mamaya, pagka kumukulo na po yung ating 3 liters na tubig, ay ibubuhos na po natin to diretso. Yan. So, itatabi muna natin yan dahil magpapakulo muna tayo ng tubig. Ngayon po ay ibubuhos ko na po itong ating 3 liters na tubig dito sa ating kawali na paglulutuan. Hihintayin po natin yan na kumulo bago natin ihalo yung ating condensed milk, yung ating Milo powder at saka yung ating mga iba pang mga ingredients. Ngayon po na medyo kumukulo na po yung ating tubig ay pwede na nating ilagay itong ating 1 cup na Milo powder para matutunaw po siya kaagad. Yan, haluin muna natin. Tapos isunod ko na po itong ating sugar. Pwede po kayong gumamit ng puti or brown. Nasa sa inyo na po yan kung saan po kayo mas makakamura. At saka itong ating condensed milk. Yan, ito ay kalahating lata lang. Maganda po itong gawing pang negosyo dahil kukunti lang po yung mga ingredients na ginamit natin. Haluin natin para matunaw yung ating asukal at saka yung ating condensed milk. Ngayon po ay isunod po natin yung ating powdered milk. Kung ayaw nyo po palang gumamit ng powdered milk, pwede rin po yung evap milk. Ayan, pagka natutunaw na po lahat yung ating mga nilagay, ay pwede na po nating isunod itong ating na-dilute na cornstarch. Yan, dahan-dahan po nating ibubuhos. Tapos sabay paghahalo po. Yan, ito po talaga yung sikreto para yung ating ice candy ay malambot. Yan, laking tulong po niyan pagka naglagay tayo ng cornstarch or cassava flour. Lulutuin lang po natin yung ating cornstarch. Yan, hintayin po natin na medyo lumapot po itong ating mixture. Para masabi natin na talagang lutong-luto po yung ating cornstarch. Dapat lutong-luto po yung ating cornstarch. Tatok po itong gawing negosyo ngayon kasi summer na. So, maganda itong ibebenta. At saka dito, yung ating mga sangkap ay mura lang. Siguradong kikita po tayo dito. Yan, basta panoorin nyo lang po yung buong video nito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung pag-compute natin para malalaman natin kung magkano po yung kikitain natin dito. Kung sa tingin nyo ay medyo kulang pa siya ng tamis, kayo na lang pong bahalang magdagdag.
Sa tingin ko ay okay na to. Papatayin ko na po yung ating stove. Tapos ililipat lang po natin to sa malaking lagayan para mapalamig po natin bago natin balutin yung ating ice candy. Ngayon po ay ilagay na po natin dito sa ating bowl. Yan, hahaluin lang po natin paminsan-minsan para mabilis po itong lumamig yung ating mixture. Or kung gusto nyo po ng mabilis, ay pwede nyo po siyang itapat sa naka-on na electric fan. Tapos, hahaluin nyo para mas mapabilis po yung kanyang paglamig. Hihintayin po natin itong lumamig para masimula na po nating mabalot at malaman po natin kung ilang piraso po yung magagawa natin dito. Ngayon pong malamig na po itong ating mixture ng ating Milo Ice Candy ay pwede na nating simulang balutin. So, gagamit pala tayo ng embudo or funnel. Tapos, ang gagamitin kong pangsukat, itong mga 1/3 cup. Mahalaga po na meron tayong pangsukat para yung ating ice candy ay pantay-pantay po yung kanyang laki. Yan, kukuha lang po tayo. Yung ginagamit pala natin na ice candy wrapper, ang size po nito ay 2x10. So, depende na po yan sa inyo kung gumamit kayo nitong size na to or pwede rin po itong 1 1/2x10. Yan, higpitan lang po natin yung ating pagkatali. Pag ganito yung laki ng ating ice candy, pwede po natin itong ibenta ng mga 5 to 6 pesos. Pero syempre, depende na po yan sa inyo kung gaano kalaki po yung gusto nyo o yung gagawin nyo. Ayan po, natapos ko na pong nabalot lahat ng ating ice candy. So yan, ito na po yung kanyang hitsura. Pinutol ko din po yung kanyang dulo para mas maganda po siyang tingnan. Pagkatapos po natin itong maputol ay bibilangin po natin kung ilang piraso po yung nagagawa natin para malaman natin kung magkano po yung kikitain natin dito. Napakasimple lang po nitong gawin, tsaka napakadali lang. Tapos sigurado po ako na mabibenta po to sa panahon ngayon dahil mainit po yung panahon. Masarap po tong kainin. Ayan po, natapos ko na pong nabilang itong ating ice candy. So umabot po siya ng 44 pieces. So ito, pag ganito kalaki, ay pwede natin itong ibibenta ng 5 pesos hanggang 6 pesos. So yan, yung puhunan po natin dito, diba, umabot tayo ng 70 pesos. Tapos dagdagan po natin yun ng ating nagamit na gas sa pagluto natin. At saka yung pag-frozen natin dito, mag-charge po tayo ng 10 pesos. At syempre, yung ating labor, yung pagod natin sa paggawa nito, mag-charge tayo ng 20 pesos. So lahat-lahat, kasali na yung ating pagod at saka yung ating gas and electricity ay 100 pesos. So ngayon kung ibebenta natin to ng 5 pesos bawat isa, so 44 pieces times 5 pesos, ang kabuuang sales po natin dito ay umabot ng 220 pesos. So yung 220 bawasan natin sa 100 pesos na puhunan natin dito, ang net profit po or yung kikitain talaga natin ay nasa 120 pesos. So, 'di ba? Sobrang laki na po 'yon. Lampas kalahati po yung ating kikitain dito. So, maganda po 'tong gagawin nating pangnegosyo. Pwede na natin 'tong ilagay sa ating freezer para tubigas na itong ating ice candy. Pwede nating ilagay sa ating freezer ng mga 4 to 6 hours or hanggang overnight. Depende po sa inyong freezer kung mabilis lang pong tumigas yung inyong ice candy. Babalikan po natin pagka tumigas na itong ating ice candy at para maipakita ko din po sa inyo yung texture nitong ating ice candy kung gaano siya kalambot. Ayan na po, pagkatapos ng 6 to 8 hours o hanggang overnight ay matigas na po itong ating ice candy. Ngayon, papakita ko po sa inyo yung kanyang texture. Ayan po, yung texture niya sobrang lambot po. Hindi siya icy. Sobrang sarap po nitong ating Milo ice candy. Ngayon, ituturo ko po sa inyo yung paano natin malalaman yung puhunan natin bawat isa nitong ice candy para alam natin kung magkano po yung tamang bintahan natin dito. So, di ba po yung puhunan natin dito ay 100 pesos. Ang nagawa natin ay 44 pieces. Ngayon, ang gagawin natin, 100 pesos, i-divide natin sa 44 pieces. Yung sagot po ay 2.27 or pwede na po natin gawing 2.50. So, yung puhunan natin bawat isa nito ay 250.
So ngayon, syempre, pag ibibenta natin, kailangan nating kumita. So, yung range ng ating presyo ay hindi tayo bababa sa 250. So, mga 250 hanggang 5 to 6 pesos po yung bintahan natin. So, yan. Ito na po ang ating Milo Ice Candy na ginawa ni Mama Yeps. Sana ay try nyo ang reciping ito. Sana ay magustuhan nyo at sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Pindutin nyo na rin po ang ating notification bell para updated kayo sa aming mga bagong upload. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!